kami iyong kasama, iyo ang aming puso, Lorenzo de Manila. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, gitpa pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga na sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmud sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain ay siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at ang papalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait.
Anamang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakampan para mabuhay kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nagpupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po, dati-dati, nung bagong dating ako dito sa Quiapo, ang laging tinatanong ng mga nakakausap ko, nasa na po yung pari dati diyan na laging nag-a-announce po ng mga donations? Hindi lang po siya kumakanta sa katumutula, pero siya yung laging nag-a-announce ng donation. Siya po yun, si Monsignor Ding, yung dati nating rector at parish priest dito sa Quiapo. Siya po ay nakilala dahil kapag nagmimisa siya, lagi niyang ina-announce yung mga binibigay ninyong mga donasyon. At sa awa po ng Diyos ay sinisikap nating ipagpatuloy na ingatan yon kayo, ang mga kapatid namin na katulong sa mga programa ng Quiapo pagdating sa pastoral works, charitable works. Pero sa pagkakataong ito, dumadami ng dumadami. Kasi kaya ko yung naalala dahil sa unang pagbasang narinig natin ngayon, ang naghahasik ng kakaunti, mag-aani ng kakaunti. Pero ang naghahasik ng marami ay nag-aani ng marami. Kaya pagdadaan ho kayo dyan sa ating Benedict Building, makikita ho ninyo parami ng parami pa ang mga binibigay. Sapagkat habang dumadami ang humihingi, dumadami ang nagbibigay din. Ito po'y magandang paalala sa atin. Totoo po yan. Sa buhay natin, huwag tayo maging madamot, huwag tayo matakot. Dito po sa Quiapo, kaya namin binabanggit si Monsi, nagbabanggit siya ng mga dinodonate. Sa aking pagkakataon naman po, bilang in charge ng ating pastoral program,
lagi namin nire-report sa inyo kung saan napupunta rin ang inyong binibigay, hindi lang yung financial support ninyo. Yung mga binibigay nyong in-kind, noong pong linggo tayo ay nagbigay sa Apalit at sa Makabebe, sa mga kapatid nating binaha, 300, 600 na pamilya. Mamaya po, pagkatapos ng ating feeding program, tayo po ay magdadala rin sa Bulacan at Pampanga muli. At sa Sabado, sa Talim Island, sa Rizal, yan po ay mga galing din sa inyo. Kami lamang ang nagbibigay. Sa buhay, kung meron man tayong dapat, huwag makakalimutan at huwag sanang mawala sa atin ay ang kakayahan pa rin natin magbigay. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, sa pamamagitan ng halimbawa rin ni San Lorenzo, sa buong San Lorenzo ang ating tinagdiriwang ngayon ay hindi yung ating unang santong Pilipino, si San Lorenzo de Manila ho yun. Pero ang patron na pinagdiriwang ngayon, San Lorenzo, isang diakono at martir. At tamang-tama sa kanya ang ebanghelyo nating binasa ngayon. Ang pagbibigay, hindi lamang ng bagay. Pero ang hinihingi sa atin ng Diyos, ibigay natin higit sa lahat ang ating buhay. The most precious thing, the most important thing. Pag humihingi ang Diyos, hindi niya ang hinihingi sa iyo, ang kakaunti lang, ang tira, ang sobra. Ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay ang pinakamaganda at ang pinakamahalaga. Kaya sana ito ang matutunan natin. Huwag lang tayo magbigay ng marami, magbigay tayo ng mabuti. It is not just to give more, but to give better. Kaya nga ho, pag tayo nag-feeding program, Webes ngayon ng umaga, meron tayong iThursday. Diyan ho yan sa ating bakanting lote, sa mga kapatid nating street dwellers. Hindi ko alam kung ilan ngayon. Nung nakaraang Webes, 377 sila. Pero hindi lang po ito yung magre-repack tayo ng pagkain at ibibigay sa kanila at aalis na sila. Hindi po. Sila ay mananatili dyan, kasama natin, magkakape, may katesismo, saka sila kakain doon din. Kung minsan, napakabilis maging mabait, pero napakahirap maging mabuti. It is always easy to be kind, but sometimes it is so hard to be good. Huwag ka lang magbigay ng marami. Nagbibigay ka nga, puro ka naman panunumbat. Sinasabayan mo ng panunumbat, pagmumura, paninira, yung pagbibigay mo. Huwag ka lang magbigay ng marami. Magbigay ka ng mabuti. At ang pinakamaganda at ang pinakamahalagang maibibigay mo ay walang iba, kundi ang kabutihan ng buhay mo. Yung pag-uugali mo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang pangako ng Diyos sa mga taong nagbibigay hindi lang ng marami kundi mabuti. Sapagkat kaharian ng Diyos, langit ang kapalit ng sino mang magsisikap, magbigay, gumawa, hindi lang ng marami, higit sa lahat ng mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang ating pong itutugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa salita at halimbawa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon.
magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ng ating katawan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid nating hanggang ngayon ay bumabangon mula sa pagsubok sa mga nagdaang bagyo sa ating bansa. Ang mga rescuers at volunteers, ang mga nakabilanggo at katutubo, ang lahat ng mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo po ang aming mga kahilingan, inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa'yo, Ama, ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo po ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Lorenzo Diacono, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Bigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hate et videte coniam suavis est dominus beatus vir qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you
Coniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat po sa inyong lahat na nagbibigay pa rin ng tulong donasyon para sa ating mga programa at gawain. Ang mga pinansyal na tulong po ay sa ating Parish Finance Office. Atin maaaring ipadala yung mga nasa ibang bansa, naka-online din po. Salamat sa mga pinapadala niyo po na pinansyal na tulong sa ating parokya. Sa mga in-kind donations, kagaya po ng bigas, dilata, noodles, sabon, tubig na malinis, yan po ay sa ating Benedict Building. Yan po, nandun po kasi ang ating social service at ang ating relief office. Kaya nandun po natin dinadala direkta yung ating mga in-kind donations. Salamat po dahil sa inyong kabutihang loob, meron mang kalamidad o wala, ang simbahan ng Quiapo ay nakapaghahatid po ng tulong. Hindi man kayo nakakasama sa mga pinupuntahan at dinadalhan natin, sa inyo galing ang kabutihan na yan. At yan ang tunay na kayamanan ng simbahan. Salamat sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan, nagagawa nyo pa rin pumili ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.